Shin, kalimutan mo na si Adrian. Matagal na ang lumipas magmula nang mamatay siya. Pag-uulit ng kaibigan niyang si Angela. I can't. Paano ko siya makakalimutan kung nakikita ko siya sa kapatid ko? Tanong ni Shin. Sabihin na natin na may pagkakapareho sila ni Adriel, pero hindi ba may ganun naman talaga? Bakit ka pa nagkakaganyan? Tanong ni Angela. Marami silang pagkakapareho ni Adrian. Kung nakikita mo lang, lalo na sa pagtitig niya sa akin, yung magaganda niyang mata. Bes, hindi ko talaga alam kung kakayanin kong mag-move on lalo na pag nakikita ko siya. Bakit ba kasi naging kapatid ko pa yung lalaki na iyon? Ginugulo niyang isip ko. Saan ni Shin? Alam mo kung paano mo siya maiiwasan? Tanong ni Angela. Sana maayos ang isasagot mo sa akin. Sige, paano? Tanong rin ni Shin. Umalis ka na sa bahay niyo para hindi mo na makita pa yung half-brother mo. Sagot ni Angela. Paano ako aalis? Sa tingin mo, papayagan ako ni Mommy? Hindi pa ako nakaka-graduate sa course ko. Under pa rin nila ako. Wala akong choice. Saad ni Shin habang nalulungkot ito sa sinagot ni Angela. Okay, ikaw bahala. Basta nagsuggest lang naman ako. Pero ikaw na yan eh. E di kung saan ka masaya, dun na din ako. Kaibigan kita eh. Saad ni Angela at niyakap ang kaibigan na si Shin. Alam mo, kahit na lagi mo akong inaasar, maaasahan ka pa rin dahil ikaw lang ang laging nandyan. Ikaw din ang bumuo sa akin ulit noong mga panahon na wasak ako dahil nawala si Adrian. Salamat ah. Saad nito habang kayakap pa rin ang kaibigan. Siyempre naman, marami ka ng utang sa akin ha. Saad ni Angela. Si Shin at Angela ay magkaibigan mula pagkabata hanggang ngayong gagraduate na sila sa kursong pinaghirapan nila ng ilang taon. Si Shin ay lumaki sa isang mayaman na pamilya kaya hindi ito nahirapan sa kanyang pag-aaral dahil lahat ng kailangan nito nasasagot ng kanyang mga magulang. Ngunit nagbago ang pamumuhay nila nang maghiwalay ang mommy at daddy niya dahil nag-asawa ng iba ang daddy niya at nagkaroon ng ibang anak. Hindi naman nalilimitahan si Shin na makipagkita at makausap ang kanyang ama dahil kahit ano naman ang gawin ng kanyang ina ay may karapatan pa rin ang ama nito sa dalaga. Kasalukuyang naglalakad ngayon si Shin papunta sa library nang tawagan ito ng kanyang mommy. Anak, agahan mo ang pag-uwi. Magdi-dinner tayo kasama ang Tito Ortiz mo at si Adriel. Saad nito sa kabilang linya. Okay, Mom. Sagot ng dalaga. I love you, anak. Konting tiis na lang, mabubuo na ang pamilya natin. Saad ng kanyang ina. Hindi po tayo mabubuo kung wala si Daddy. Mahinahon na saad ng dalaga at pinatay na ang tawag. Nalulungkot pa rin ito at hindi matanggap ang nangyari sa kanilang pamilya kung bakit naghiwalay ang kanyang mga magulang. Ito ay dahil sa naunang nagkamali ang kanyang daddy at nakabuntis ng isang empleyado sa kanilang kumpanya. Kaya mula noon, bumaba na ang tingin ng iba sa kanyang ama. Pero siya lang ang hindi dahil daddy's girl ang dalaga at ito lamang ang nakikita niyang nagmamahal sa kanya dahil ang mommy niya ay naging busy na rin sa kumpanya ng napangasawa niya. Sa library, Bessie, kanina ka pa ba dito? Tanong ni Angela nang bigla itong pumasok sa library at tumakbo palapit kay Shin. Kararating lang din. Sagot ni Shin. Bakit ang lungkot mo ata? Wala ka ba sa mood? Uwi na tayo? Sunod-sunod na tanong ni Angela. Wala lang ito. Mas kailangan nating pumasok. Malapit na tayong gumraduate. Ngayon pa ba tayo gagawa ng hindi maganda? Tsaka, wag mo na akong alalahanin. Sagot ni Shin. Eh bakit ka nga ganyan? Siguro dahil na naman yan sa half-brother mo, no? Pagbibiro ni Angela. Si Mommy. Saad ni Shin. Narinig ko kanina sa maid namin habang nag-uusap sila na magpapakasal na raw si Mommy at si Tito Ortiz. Hindi ko kaya, bes. Alam ko naman na sobrang nasaktan si Mommy sa ginawa ni Dad pero kailangan ba nasaktan niya rin ng ganito si Daddy? Tanong ng dalaga sa kaibigan nito. Siyempre hindi natin maiintindihan yan.
Dahil problemang mag-asawa yan, Bessie. Ang kailangan mo nalang gawin, suportahan mo ang mami mo. Tignan mo ang dad mo, may asawa at anak na rin, hindi ba? So kailangan rin ng mami mo ng makakatuwang sa buhay. Paliwanag ni Angela. Pero nandito naman ako. Kaya ko naman siyang pasayahin tsaka mahal ko naman sila pareho ni daddy. Pero bakit kailangan pang umabot sa ganito? Gulong-gulo na talaga ako. Saad ni Shin. Maiintindihan mo rin yan balang araw. Pero ngayon, halika na, pumasok na tayo. Malilate na. Pag-aaya ni Angela sa dalaga. Gosh, napatagal yata ang chismisan natin. Sige, Gora. Aya rin ni Shin. Nakarating na sila sa room nila, pero sa labas pa lang ng pinto, rinig na ang mga tilian ng kababaihan na akala mo ay may dumating na artista. Pumasok naman ang dalawa para tignan kung sino nga ba ang narito. Yung half-brother mo, sissy! Nandito! Classmate natin siya! Naiiyak na sabi ni Angela sa kanyang kaibigan. Ano ba tong pinasok mo, Adriel? Bulong ni Shin sa kanyang sarili. Wala nang bakanting upuan bukod sa upuan na katabi ni Adriel. Walang choice si Shin kung hindi dito na lang umupo katabi ang kanyang half-brother dahil dumating na din ang kanilang prof at nagsimula na sa pagtuturo. Bili ni Dad na isabay raw kita sa pag-uwi. Huwag kang gagawa ng kahit na anong kalokohan. Bulong ni Adriel sa dalaga kaya nagulat ito at napatigil sa pagsusulat. Huwag mo kong kausapin kapag nandito tayo sa school. Hindi magiging maganda ang kalalabasan. Hintayin mo na lang ako sa gate. Sagot ni Shin habang tinignan saglit ang binata. Hindi ka pa rin nagbabago. Bulong pa ni Adriel na hindi na narinig ni Shin. Natapos ang klase at nauna nang tumayo si Shin sa kinauupuan nito at takmang aalis na pero pinagilan nito ni Adriel. Ano ba bitawan mo ko? Maraming nakakakita, Adrian! Saan nito? At napansin niyang nagkamali siya sa pagkakasabi sa pangalan. Adriel ang pangalan ko, Shin. Pagdidiin na sabi ni Adriel. Lumabas ka agad. Huwag ka nang magtagal dito. Maaga tayong uuwi kung ayaw mong magalit si tita. Saad ni Adriel. Tumango na lang ang dalaga at hinayaan na mauna nang lumabas ang binata. Tumahimik pa din ito hanggang sa tapikin siya ng kanyang kaibigan na naging dahilan ng pagkagulat ito. Ano ka ba, sis? Bakit hindi mo kinakausap yung half-brother mo? May kapatid pa ba yun? Ipakilala mo naman ako, friend. Pangungulit ni Angela. Wala, nag-iisa lang siya. Ako, may kapatid kay dad, 7 years old pa lang. Baka gusto mo. Sarcastic na tanong ng dalaga. Huwag na nga. Wala ka talagang magandang sasabihin eh, no? Tara na, magkantin na tayo. Aya ni Angela sa kanyang kaibigan. Sure, ililibro mo ba ako at nag-aaya ka? Tanong ni Shin. Sige na nga, para gumaan na yung pakiramdam mo. Ano, tara na? Tanong ni Angela. Go! Sagot ni Shin. Nakarating sila ngayon sa kantin at nakapila para pumili ng makakain nila. Nakalimutan ko, may dinner pala kami nila mommy mamaya, kaya hindi na ako kakain ng marami. Snacks lang sa akin. Saad ni Shin kay Angela. Okay, sabi mo eh, less gastos for today. Masayang sabi ni Angela. Masaya ka na naman, bukas sagot mo ulit ako ah. Pagbibiro ni Shin. Napasinghal na lang si Angela habang si Shin ay namimili na ng kakainin niya. Habang pumipili, nagulat na lang ito sa hiyawan ng mga babae na nandito at nang maisip niya ang dahilan, alam na niya agad kaya tinignan niya ito. Tama nga ako. Bakit palagi siyang nagpapakita sa akin? Guys! Saad nito sa kanyang sarili. Shin, huwag kang kumain ng marami. May dinner tayo nila dad at tita, right? Tanong ni Adriel. Hindi ko kinakalimutan. Sige na, lumayo ka na sa akin. Nakatingin na sila lahat, oh. Pagsusungit ng dalaga. Eh ano naman, kapatid naman kita, hindi ba? Tanong din ng binata. Hindi nila alam yon. At wala rin akong balak ipaalam sa kanila. Kaya sige, kung ayaw mong umiwas, ako na lang.
saad ni Shin at lumayo ito sa binata. Ngumiti lang ang binata dahil sa sinabi nito at tuwang-tuwa siya kapag inaasar niya ang dalaga. Bakit pang sungit-sungit mo sa half-brother mo, Bessie? Napaghahalataan ka na eh! Sermon ni Angela sa dalaga. E paano naman kasi? Ginagaya niya yung mga kilos at pananalita ni Adrian. Naaasar ako sa kanya kung pwede lang na huwag ko na siya makita eh. Saad ni Shin. Wala kang magagawa kung hindi pa kasamahan siya. Isipin mo na lang na para sa mami mo yung ginagawa mo. Saad din ni Angela. Kumain na lang tayo. Bakit pa kasi inalala mo pa yan? Ayos. Saad ni Shin. Natapos ang pagkain nila at ang pagdesisyonan ng dalaga na umuwi na dahil pasado alas 3 ng hapon na rin at kailangan pa niyang mag-ayos bago umaten sa dinner nila kasama ang mommy at stepfather niya. Kinuha nito ang cellphone niya sa bag at may dinadial na number nang pigilan siya ng isang lalaki sa likuran niya. Sabi ko sa akin kasasabay, sino pa bang tatawagan mo? Tanong ni Adriel. Wala akong ibang tatawagan. Ikaw sana kaso nandito ka na pala. Bakit pang tagal mo? Kanina pa ako dito sa gate. Mamaya may makakita pa sa akin sabihin hinihintay ko yung boyfriend ko. Pagdadaldal ng dalaga. Bakit hindi ba? Andito na ako. Saad ng binata na ikinagulat ng dalaga. Half brother kita, hindi boyfriend. Tigilan mo nga ako, Adriel. Tara na. Aya ng dalaga dahil ayaw nitong makarinig pa ng kahit na anong galing sa binatang ito. Pinagbuksan ng binata si Shin ng pinto para sa pagsakay nito dahil balak ng dalaga na sa passenger seat ito sumakay. Hindi mo ako driver, Shin. Dito ka sumakay sa front seat. Saad ni Adriel habang nakatingin sa dalaga. Hays ang arte! Ikaw pa rin naman ang magdadrive, so driver ka pa rin. Ano bang issue doon? Tanong nito habang naka-fierce pa rin ang tingin sa kanya ng binata. Napansin naman ito na hindi na magsasalita pa ang binata. At naging mas lalong seryoso ang mukha nito kaya wala siyang nagawa kung hindi sumakay na lang. Sasakay rin pala ang dami pang dinadaldal. Ikaw lang nagpapatagal sa atin eh. Pagrereklamo ng binata. May sinasabi ka ba? Tanong ng dalaga. Wala. Sagot ng binata at sumakay na rin ito tsaka nag-drive. Wear your seatbelt. Gusto mo pa yata na ako magkabit, ano? Tanong ng binata habang nakangiti ito. Ang kapal? Kaya ko na, malaki na ako. Sagot ng dalaga at bakas sa pananalita nito ang inis. Tahimik na nagda-drive ang binata at kahit sino sa kanila ay walang nagsasalita. Napansin ng dalaga ang kamay nito na may peklat. Kaya tinanong niya ang binata. Na paano yan? Tanong nito na bumasag sa katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Dahil sa aksidente. Matagal na yon, pero bakat pa rin dyan? Seryosong sagot nito. Ah, anong aksidente? Tanong ulit ng dalaga. Sunog. Tipid na sagot nito. Sa ganyang aksidente rin namatay ang boyfriend ko. Saad ng dalaga at yumuko ito. I know. Sagot ng binata. Paano mo nalaman? Gulat na tanong ng dalaga. Nakwento lang sa amin ni Tita Sharon sa sunog nga raw namatay yung boyfriend mo pero wala silang nakitang bangkay, tama ba? Tanong ng binata. Yes. Kaya nga hindi ako naniniwala noon. Until nagbigay sila ng jar na may lamang abo. Sinasabi nila na iyon daw ang boyfriend ko dahil nga sa sunog kaya naging abo na lang raw siya. Sagot ng dalaga. Napansin naman ng binata na humihina na ang boses nito at halatang kahit anong segundo, babagsak na ang luha nito kaya tinigilan na nila ang topic na iyon. Sigurado ako na kung nasaan man siya ngayon, masaya siya para sa'yo dahil pinagbubutihan mo pa rin ang pag-aaral mo kahit wala na siya. Saad nito? May gusto ka bang puntahan ngayon? Sasamahan kita. Pagpresenta ng binata. Talaga? Tanong ng dalaga na hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. Oo naman, ipagdadrive kita kahit saan mo pa gustong pumunta. Uwi mo na ako ngayon, Shin. Iisang pamilya na tayo.
kaya dapat lang na magkasundo tayo. Saad ni Adriel. Talaga lang ah. Sa nakikita ko sa'yo, mukhang hindi kapatid ang turing mo sa'kin. Lagi mo kaya akong inaasar. Nakakainis ka? Saad ng dalaga. Oh, I'm sorry about that. Babawi ako. Saan mo ba balak pumunta? Sasaglit tayo. Mag-4 pa lang naman eh. Saad ng binata. Alam ko na. Saad ng dalaga at pinindot ang map, tsaka nito nilagay sa gusto niyang puntahan. Cemetery? Tanong ng binata. Yes. Gusto ko lang ihatid ang balita sa boyfriend ko, tsaka matagal na din akong hindi nakakadalaw sa kanya dahil busy sa school. Saad ito. Okay, malapit lang pala. Sagot ni Adriel. Wait, hinto mo saglit dyan sa kanan. Turo ni Shin sa isang flower shop. Samahan na kita bumili. Saad ni Adriel. Bumaba silang dalawa at pumasok sa isang flower shop at saka namili ang dalaga ng pwedeng bilhin. Maganda ito. Saad ni Adriel habang hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Pwede na. Ang galing mo pala pumili. Saad ni Shin. Teka, favorite ni Adrian ang ganyang bulaklak. Pati na rin yung kulay. Dagdag ni Shin habang tinitignan ng mabuti ang bulaklak na hawak ni Adriel. Totoo? Tama lang pala itong napili ko. Proud na sabi ni Adriel. Oo nga, iba ka talaga. Kaparehong kapareho mo siya. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Dapat ba akong matuwa dahil feeling ko buhay pa rin siya dahil sa nakikita ko siya sa'yo? Tanong nito. Kung yan ang gusto mong gawin, bakit hindi ka nga matuwa? Kung kapareho ko nga siya, so totoo nga ang gwapo siya kasi kamukha ko eh, hindi ba? Tanong ng binata habang nakangiti ito. Ang galing mong magbiro, bentang benta. Nakalimutan ko pala, wala akong pera, hindi pa ako binibigyan ni mommy ng allowance. Pwede bang ano? Pagputol ni Shin sa sinasabi niya. Okay, alam ko na. Sige, ako na magbabayad. Total, ako rin naman ang pumili nito. Saad nito at kumuha ng pera sa kanyang wallet sabay abot sa tindera. Salamat po sa inyo, Mr. at Mrs. Saad ng matandang nagtitinda ng bulaklak. Wala pa po akong asawa, nanay. Saad ni Shin. Ganoon ba? Sino ba itong kasama mo? Hindi ba siya asawa mo? Tanong pa nito. Ay hindi po, hindi po kami mag-asawa. Ang totoo po niyan, kapatid ko po siya, opo. Natatarantang paliwanag ng dalaga. Ganoon ba? Pasensya na, akala ko mag-asawa kayo. Bagay kasi kayo. Sige, maraming salamat ulit. Saad nito. Thank you rin po. Sa uulitin. Saad ni Adriel. Umalis na sila at sumakay na ulit sa kotse. Pero natatawa pa din si Adriel sa sinabi ng matanda kanina. Kanina ka pa ha? Baka maubusan ka na niyan bukas. Saad ni Shin nang mapansin na tumatawa pa rin ang binata. Hindi ko naman ito nagagawa kapag kasama mga kaibigan ko. Talagang natuwa lang ako sa sinabi ng matanda kanina. Isipin mo yun na pagkakamalan pa tayo mag-asawa. Swerte mo naman, gwapo ko kasi. Pagmamayabang nito na ikinasukan naman ng dalaga. Kung hindi lang ikaw ang nagbayad ng mga bulaklak, edi sana naiiyak na ako ngayon sa tuwa. Saad ni Shin. Bakit hindi mo gawin? Wala lang naman sa akin yan. Basta masaya ka. Pagseseryoso nito. Ang dami mong alam? Tara na! Saad ni Shin at umiwas ng tingin sa binata. May mali talaga sa pakiramdam ko. Ibang-iba kumpara sa dati. Ayos, di bali na nga. Saad ng dalaga sa kanyang isipan. Nandito na tayo. Saad ng binata nang mapansin na tahimik na naman ang dalaga. Ang bilis natin? Saad nito. Tulala ka na naman kasi. Ano bang iniisip mo? Tanong ng binata. Wala naman. Sige, bababa na ako. Saad nito? Sandali. Saad ni Adriel. Lumapit ang binata sa dalaga at ilang saglit lang ng paggalaw ng dalaga ay mahahalikan na siya nito dahil sa sobrang lapit kaya naman tinagilid nito ang ulo niya. Ano ba? Ang lapit mo!
pagrereklamo nito. Tinatanggal ko ang seatbelt mo. Bababa ka kasi agad eh. Saad ng binata. Kaya ko naman gawin yan. Hindi naman ako bobo para hindi malaman kung paano yan tanggalin. Saad pa ng dalaga. Huwag ka nang magreklamo. Sige, pwede ka nang bumaba. Saad ni Adriel at nakahinga naman ng maluwag ang dalaga. Bumaba ito at hindi na hinintay pa na pagbuksan siya ng binata dahil abala pa ito sa pagtingin sa cellphone niya. Bakit? May problema ba? Tanong ng dalaga. Hinahanap na tayo. Saglit lang tayo dito ah. Mag-ayos ka pa. Maliligo pa rin ako. Tapos may dadaanan rin. Saad nito? O sige, ilalapag ko lang itong mga bulaklak at sisindihan ang kandila. Pwede ka nang maiwan dito. Kaya ko naman ah. Saad ng dalaga. Hindi na. Sasamahan na kita. Para hindi ka umiyak. Mahahalata kasi nila tita eh. Sabihin pang pinaiyak kita. Walang nagawa ang dalaga at baliwala lang ang mga sinabi niya dahil sumunod pa rin ang binata sa kanya. Kaya hinayaan niya lang ito. Adi, lagi kitang pinapanalangin na sana. Hindi totoo ang lahat na iniwan mo na talaga ako. Lagi akong umaasa na babalik ka. Dahil hindi ka naman talaga nawala. Ramdam ko iyon. Alam kong babalik ka pero bakit ang tagal? Saan nito? At inilapag na ang bulaklak. Ilan pa ang mga sinabi niya at hindi na talaga niya napigilan ang mga luhang nag-uunahan na makalabas sa mga mata niya. Sinabi ko na nga sa iyo na pigilan mo ang pag-iyak mo eh. Heto. Saad nito at inabot sa dalaga ang panyo. Thank you. Hindi ko talaga mapigilan eh. Ang sakit kasi tanggapin. Alam mo yung pakiramdam na parang kasama ko lang naman siya palagi. Alam ko talaga na hindi siya namatay. Ramdam na ramdam ko iyon, Adriel. Pero bakit ganun? Pag inuulit nila sa akin na wala na talaga siya, ang dali kong maniwala. Pero sa totoo lang, kapag kasama kita, parang kasama ko na rin siya. Mahabang sabi ng dalaga. Shin. Oo, alam ko. Baliw na kong baliw. Hindi ko talaga matanggap eh. Pasensya na. Tara na ba? Sige. Okay ka na? Sagot ng binata. Susunod ako, mauna ka na. Saad ng dalaga na agad naman sinunod ng binata. Nagpaalam lang ito saglit at pinunasan ang mga mata niya. At nang masiguro na hindi na siya mapaghahalataan, umalis na rin ito. Nang umalis siya, tumingin ulit siya sa puntod ng boyfriend niya. At nagulat ito nang kusang mamatay ang mga kandila na sinindihan niya kahit wala naman itong naramdaman na hangin. Weird. Saad nito, pero hindi na niya pinansin dahil napansin niya din ang oras at malapit na magabi. Let's go? Tanong ni Adriel. Sige, tara na. Pakahinihintay na rin ako ni Mommy. Sagot nito. Okay, may pupuntahan pa kasi ako, kaya iuuna muna kitang ihatid sa bahay. Pakisabihan na lang sila na susunod na lang ako. At pinagbuksan ulit ang dalaga ng pinto. Okay, noted. Sagot ng dalaga. Sumakay na rin ito at nagmaneho na papunta sa bahay nila para ibaba ang dalaga na agad naman silang nakarating. Ikaw na muna bahala na magpaliwanag sa kanila, okay ba? Tanong ulit nito bago bumaba ang dalaga. Oo na, paulit-ulit. Saan ka ba kasi talaga pupunta? Tanong ng dalaga. Sa lugar kung saan ako nagsimula. Bulong na sabi nito. Ano? Tanong ng dalaga nang hindi nito narinig ang sinabi ng binata. Wala, hindi na mahalaga yon. Sige na, pumasok ka na. Baka hinihintay ka na sa loob. Saad nito na ginawa naman ng dalaga. Thank you at ingat ka. Bumalik ka agad, hindi ko alam sasabihin ko sa kanila kasi hindi ko naman talaga alam. Saad nito. Oo, tatawagan na lang kita. Bye! Saad nito at pinaandar na muli ang kotse paalis. Pumasok ang dalaga sa kanilang bahay at sinalubong naman siya ng isang maid at kinuha ang dala niyang bag dahil galing pa ito sa eskwelahan. Thank you po. Sa kwarto ko na lang ninyo ilagay. Ako na po mag-aayos. Saad nito? Sige po ma'am. Pinapunta po kayo ng mommy ninyo sa pool. Kakausapin daw po kayo.
Kanina pa po kasi kayo hinihintay eh. Saan ng maid nila? Okay po. Ako na po ang bahala. Sagot ng dalaga. Pumunta naman ito agad sa nasabing pool at nakita ang kanyang mommy na nagkakape malapit sa pool. Mommy! Tawag nito. Dear, nandito ka na. Sabay ba kayo ni Adriel umuwi? Nasaan siya? Tanong nito. May pinuntahan lang daw po siya sandali, mommy. Sagot niya. Ah, okay, sige. Kamusta school? Tanong ulit ng mommy niya. Okay lang po ang lahat, mommy. Sagot nito. Tumingin siya sa paligid at tila may hinahanap. Nasaan po pala si Tito Ortiz? Tanong ng dalaga. Nasa company pa anak, pero pauwi na raw siya. Sagot ito. Mom? Tawag nito sa kanyang ina. Yes, my dear. Tanong nito. Totoo po ba na magpapakasal na kayo ni Tito Ortiz? Tanong ng dalaga. Saan mo naman nalaman niyan, anak? Tanong rin ng mommy niya. Hindi na po importante yun, mom. Ang tanong ko po, kung totoo po ba? Ulit ng dalaga. Oo, anak. Matagal na namin itong plano ng tito mo. Pero ngayon, sigurado kami na matutuloy na. Sana, anak, suportahan mo ako. Kahit para sa akin lang, anak. Pakiusap ng kanyang ina habang nakahawak ito sa kanyang mga kamay. Of course, mom. I will. Kayo na lang din naman po ang nagdidesisyon para sa akin eh. Sinusuportahan ninyo din naman ako. And okay naman po si Tito sa akin. He's good, mom. At saka kung iyan naman po talaga ang gusto ninyong dalawa, bakit po ako magrereklamo eh? Wala rin naman po akong karapatan na tumutol sa inyong dalawa. At anak niyo lang naman po ako. Mahabang paliwanag nito. Tsaka mom, gusto ko din po na maging masaya kayo. Gawin niyo po ang gusto niyo, mom. Andito lang po ako para sa inyo. Dagdag nito at saka niyakap ang kanyang ina. Thank you, anak. Hindi ka pa rin nagbabago. Napakabait at maintindihin mo. Akala ko hindi ka papayag na ikasal ako. Akala ko magagalit ka rin sa akin dahil hindi ang daddy mo ang pakakasalan ko. Pero anak, ipapangako ko na hindi mo na makikita pa ang dati. Hindi namin ipaparana sa iyo na nag-iisa ka. Salamat ulit, anak. Saad nito at niyakap rin ng mahigpit ang dalaga at saka ito hinalikan sa noo. Wala po iyon, mom. Basta para sa ikasasaya mo. Saad ng dalaga. O siya, sige na. Pumunta ka na sa kwarto mo para makapag-ayos ka na. Baka mamaya nandito na din ang tito mo. Saad ng kanyang ina. Okay, mom. Saan po ba gaganapin ang dinner? Tanong ng dalaga. Hindi ko rin alam sa tito mo, anak. Pero ang alam ko, kasama ang relatives niya dahil pag-uusapan ang setup para sa kasal namin. Sagot ng kanyang ina. Agets ko na po. Sige, mom. Bye! Saad nito at hinalikan rin sa pisngi ang kanyang ina bago umalis. Dumiretso ito sa kwarto niya at nagsimula ng maghanap ng dress na isusuot niya para sa dinner. Kailangan magmukha akong katanggap-tanggap dahil nandoon ang mga kamag-anak nila tito. Nakakahiya naman kung mas mukha pa akong katulong doon. Saad nito sa kanyang sarili. Aha! Nakita din kita! Saad nito nang makakita na ng maayos na isusuot. Sinukat nito ang damit at tumingin sa salamin para makita kung okay ba. Ang OA? Kumento nito sa kanyang sarili. Naghanap pa siya ng iba at sinukat ulit. Masyadong makulay? Kumento ulit nito. Heto na lang. Bagay naman siya and simple. Kailangan ko na lang ng sandals na mababagay dito. Saad nito? Nakita nito ang isang sandals na familiar sa kanya. Iyong sandals nandito pa. Pero iyong nagbigay, wala na. Saad nito? Sinukat niya ang sandals at sakto pa rin naman ito sa kanya. Kaya ito na lang ang sinuot niya para hindi na mapatagal pa. Ayan, okay na! Kailangan ko na lang maligo para totoo na. Saad nito habang nakangiti? Pumasok ito sa banyo at nagsimula ng maligo.
Hindi siya nagtagal dito dahil tumatakbo na din ang oras. Nag-aalala siya na baka nariyan na ang kanyang stepfather at siya na lang ang hinihintay. Okay na ako. Siguro katanggap-tanggap na itong lagay na ito. Sad niya nang matapos siyang mag-makeup. Sinuot na din niya ang dress na nakita niya kanina kasama ang sandals. Kumuha rin siya ng isang maliit na bag na kasya lang ang isang cellphone. Nang mapansin na okay na ang kanyang itsura, lumabas na ito at bumaba para ipakita sa kanyang ina ang kanyang magandang dress. Mommy! Tawag nito. Ah ma'am, umalis na po sila ni sir. Sinabihan po ako na hintayin niyo lang raw po si Sir Adriel para sa kanya na raw po kayo sumabay. Saad ng kanilang katulong. Oh, okay po. Thank you. Saad nito at yumuko naman ang kanilang maid bago ito umalis. Kinuha ng dalaga ang phone niya para i-check kung may tumatawag ba pero wala kahit ni isa. Maya-maya pa ay may kotseng nag-beep sa harap ng gate nila. Wala ang kanilang guard para magbukas kaya lumapit siya rito at siya na lang ang gumawa. Are you ready? Tanong ng isang lalaki nang mabigla ito sa pagbukas ng gate. Ginulat mo ako, ano ka ba? Reklamo ng dalaga. Ready ka na nga. Saad ng binata habang nakatingin sa dalaga mula ulo hanggang paa. Napahinto ang binata sa pagtitig sa paa nito at nakita ang sandals. Ang ganda mo ngayon. Saad nito habang nakangiting nakatingin pa rin sa sandals na suot ng dalaga. Salamat, ikaw rin. Mukhang pinaghandaan mo talaga ito. Mas mukha ka pang ikakasal kesa kila mom at tito. Pagbibiro ng dalaga. Oo nga, kulang na lang ng bride. Sagot ng binata habang nakingiti na namang nakatingin sa dalaga. Ayan na naman yung ngiti mo. Hindi ako natutuwa dyan. Tara na nga. Pag-aaya ng dalaga. Sumakay ito agad kahit hindi pa pinagbubuksan ng binata dahil minadali niya ito. Siya nga pala, alam mo ba yung lugar kung saan tayo magdi-dinner? Tanong ng dalaga nang makasakay na rin ang binata. Siyempre naman, place namin yun eh. Sagot ng binata. Okay, akala ko kasi hindi eh. Tatawagan ko na sila mommy. Saad ng dalaga. Iniwan ka ba nila? Sakto, papunta pa lang rin ako. Nag-text nila ako na daanan ka. Kung hindi ko nabasa yon, baka hindi ka nakasama sa dinner. Pagbibiro ng binata. Eh di mainam. Sa ibang party na lang sana ako pupunta kung nangyari yon. Saad ni Shin. At sa ang party mo naman balak pumunta? Sa bar ba? Tanong nito. Wow, tama ang hula mo. Paano mo nabasa ang naisip ko? Tanong ng dalaga. Hindi nagkakamali ang instinct ko, Shin. Akala mo din naman makakarating ka doon kung nagkataon. Tanong ulit nito. Oo naman, bakit hindi? Panalaban ni Shin. Wala naman. Gusto mo ba ihatid na kita doon? Tapos sasabihin ko kila tita na masama ang pakiramdam mo kaya nagpunta ka sa bar? Tanong nito habang nagpipigil ng tawa. Ang lakas ng trip mo? Kuhang-kuha mo talagang inis ko. Saad ng dalaga at dumukdok na lang sa tabi ng bintana ng kotse. Shin. Tawag ng binata sa kanya. Oh, bakit? Tanong rin nito. Ang ganda ng sandals mo. Saad nito? Ah, ito ba? Regalo sa akin ito ng boyfriend ko noong anniversary namin. Sagot nito habang hawak-hawak ang sandals. Ah, okay. Ang galante siguro ng boyfriend mo, ano? Pero mas okay sana kung isusuot mo na ulit ang sandals mo. Baka kasi magamoy pa itong sasakyan ko eh. Saad ng binata. Ang arte mo? Mabango pa nga ang paa ko kasi sa amoy ng kotse mo eh. Pagsusungit ng dalaga at saka nito sinuot ulit ang sandals. Pero salamat sa compliment. Ganun talaga siya. Hindi ko hinihiling na bigyan o bilhan niya ako. Siya lang talaga ang nagkukusa. Wala naman akong magawa kapag nabilinan niya tapos idala sa amin. Kwento pa ng dalaga. Legal ba kayo? Tanong ulit ng binata. Yes. Pero nagka-problema lang kay daddy.
Mataas kasi ang standards ni Daddy pagdating sa mga naging boyfriend ko. Sa totoo lang, mayaman rin si Adrian at nabibiling niya lahat ng gusto niya. Siya rin ang nag-i-invest sa company namin pero hindi pa rin okay kay Daddy yun. Hindi ko alam kung anong dahilan. Saad ng dalaga? Okay naman pala boyfriend mo eh. Kaya pala mahal na mahal mo siya. Ganun rin si tita. Hindi niya makalimutan ang boyfriend mo. Kasi lagi nang nakukwento kay Dad. Si Daddy lang nagsasabi sa akin. Saan nito? Oo nga eh. Sila rin kasi palagi ang magkakasama noon kapag nagpupunta si Adrian sa bahay. Sila lang lagi magkausap at nagkwekwentuhan. Malapit talaga ang loob ni Mommy sa kanya. Iyon naman rin ang nagustuhan ko sa kanya dahil nakuha niya agad ang tiwala ni Mommy. Kwento agad ng dalaga. Ibig sabihin lang nun, okay talaga siya para sa'yo. Mabuti naman at wala ka pa rin bago ngayon. Ilang taon ka na bang nabubuhay nang walang boyfriend? Tanong ng binata. 6 years. Sagot ng dalaga. Oh, ang tagal na pala. Kahit minsan ba hindi mo naisip na mag-boyfriend ulit? Tanong ulit ng binata. Hindi na. Nangako na ako sa kanya na siya na lang ang huli at una kong mamahalin. Kaya kahit maraming nagkakagusto sa akin, hindi ko sila pwedeng gustuhin pabalik dahil hinihintay ko pa din ang boyfriend ko. Babalik siya. Nararamdaman ko yun. Sagot pa nito. Tama yan. Hintayin mo ko. Bunong ng binata na hindi naman narinig ng dalaga dahil nakatingin ito sa labas. Natigil ang pag-uusap nila nang mapansin ng binata na malapit na sila. Malapit na tayo, mag-ayos ka na. Utas nito sa dalaga. Paano bang ayos? Tanong ng dalaga. Yung pag-upo mo. Akala mo hindi ka babae? Ang ganda-ganda ng suot mo, binababoy mo lang. Sermon ito nang makita ang pag-upo ni Shin na hindi katanggap-tanggap sa paningin niya. Ay sorry, nasanay lang. Sagot ng dalaga. Pwes dito sa kotse ko, hindi ka pwedeng masanay. Ang pangit tignan, Shin. Ayusin mo yan. Saan pa nito? Oo na nga. Asa na ba tayo? Pwede na ba bumaba? Kanina pa ako nakaupo. Nakakapagod pala. Reklamo pa nito. Eto na. Hanap lang ako ng pagpaparkingan. Sagot ni Adriel. Habang pababa ang dalaga, nakita nito ang isang pamilyar na lalaki papasok sa isang store, kaya agad naman itong bumaba at hinayaan ang binata na makapag-parking mag-isa. Wait lang, hinto mo saglit! Utos nito. Saan ka ba kasi pupunta? Tanong ng binata. Basta ihinto mo, sandali lang! Sigaw nito. Sinunod naman ng binata ang gusto niya, kaya bumaba ito at iniwan na ang bag niya sa loob ng sasakyan. Dad? Daddy! Tawag nito nang makapasok sa store. Umikot lang ang dalaga sa buong store at nakita ang isang lalaki na namimili ng mga pagkain na may hawak na basket kasama ang isang bata. Daddy! Tawag nito at dahan-dahan lumapit. Shin? Anak? Bakit ka nandito? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ama. Daddy, bakit hindi ka napapakita sa akin? Saad ng dalaga habang nakayakap ito sa kanyang ama. Pasensya ka na anak. Kailangan ko tiisin na hindi ka makita. Saad nito? Pero bakit po? Hinayaan niyo na po ako. At si Mommy, hahayaan niyo po ba siya na ikasal sa iba? Tanong nito. Alam ko ang lahat tungkol dyan, anak. Wala na akong magagawa. Sagot ng tatay nito. Umupo sila sa isang table malapit sa store at nag-usap saglit. Anak, huwag mong sasabihin sa Mommy mo na nagkita tayo dito. Sigurado akong hindi kanya papayagan na makipag-usap pa sa akin kapag nalaman niya. Saad nito? Daddy, ano po ba talaga ang nangyayari? Tanong ng dalaga. Ipapaliwanag ko sa'yo kapag maayos na ang lahat, anak. Basta magtiis ka muna. Kaya natin to. Magkakasama ulit tayo kapag okay na. Saad nito at niyakap ulit ang dalaga. Shin! Tawag ng binata. Pasensya na sa istorbo pero kanina pa tayo hinahanap ni tita.
Saan nito? Agad namang tumayo ang dalaga sa kinauupuan nito at nagpaalam sa kanyang ama. Dad, kailangan ko na pong umalis. Hahanapin ko na lang po kayo para makapag-usap tayo ulit. Hintayin niyo po ako, Daddy. Saan nito at niyakap ulit ang kanyang ama. Naunang tumayo ang dalaga at nang makalayo na ito, lumapit ang binata sa kanyang ama nang hindi nito nakikita. Huwag niyo po munang sabihin ngayon. Hindi pa po ito ang tamang oras. Pakiusap. Saad ni Adriel sa daddy ni Shin. Sige, palalagpasin ko ngayon pero sana ingatan mo ang anak ko. Huwag niyo sana siyang pigilan na makita ko. Anak ko pa rin siya. Kailangan niya ako. Naiintindihan mo ba, Adriel? Pagputol nito. Dad, Adriel, makakilala ba kayo? Tanong ni Shin na makita nito na nag-uusap ang dalawa. Nagpaalam lang ako. Humingi ng pasensya sa daddy mo dahil inistorbo ko kayo sa pag-uusap. Palusot ng binata. Ayos lang iyon, iho. O siya, sige, mag-ingat kayo. Anak, huwag mo ako alalahanin. Ingatan mo sarili mo, ha? Saad ng kanyang ama. Opo, daddy. Tara na, Adriel. Tumawag na si mommy, baka makahalata pa. Saad nito? Tinignan saglit ni Adriel ang daddy ni Shin at saka ito tumalikod. Adriel, sana huwag mo ipaalam kila mommy. Siguradong magagalit na naman siya sa akin. Please? Pakiusap ng dalaga sa binata. Okay, sure. Basta makikinig ka sa mga sasabihin ko sa'yo. Saad ng binata. Kahit ano pa yan? Sagot ng dalaga. Naglakad na sila papasok sa isang restaurant na malapit lang sa store na pinuntahan nila. Ladies first? Saad ni Adriel nang pagbuksan niya ang dalaga ng pinto sa restaurant. Thank you. Saad ng dalaga. Pumasok sila at tanaw mula rito ang kinauupuan ng mommy at stepfather ng dalaga, kaya hindi naging mahirap ang paghahanap nila sa mga ito. Sorry mom, na-traffic po kasi kami kanina. Saad ni Shin sa kanyang ina. Okay lang iha, sige maupo na kayo, umorder kayo ng gusto niyo. Saad ng kanyang stepfather. Thank you, Tito Ortiz. Saad ni Shin. Inabot naman sa kanila ang dalawang menu at namili na ng mga kakainin nila. Ito sa akin. Sabay na sabi ng dalawa. Gaya-gaya, bakit pati sa pag-order ko ginagaya mo din? Tanong ng dalaga. Hindi no, ano ba sa'yo? Tanong ng binata. Bakit ko sasabihin? Matapang nasagot ni Shin. Kumalma kayong dalawa. Bakit ba hindi kayo magkasundong dalawa? Magkapatid kayo, hindi ba? Tanong ng mommy ni Shin. Sorry mom. Sorry po tita. Saad ng dalawa. Sige na, hintayin niyo na lang ang order niyo. May pag-uusapan lang muna kami. Saad ng mommy ng dalaga. Tumango lang ang dalawa at nagsimula na naman silang manahimik at hindi nagpapansinan. Maya-maya, may biglang nag-ring sa cellphone ni Shin at nang tignan niya ito, isang tawag mula sa kanyang kaibigan na si Angela. Hello, Sissy? Tawag nito sa kabilang linya. Yes, speaking. Sagot ni Shin. Sis, hindi ako makakapasok tomorrow. Hindi kita masusundo dyan. Pwede bang sa kapatid mo na lang ikaw sumabay? Tanong nito at hindi naman malabong hindi narinig ng binata ang sinabi nito dahil medyo malakas ang volume nito. Tatanungin ko muna siya pero kung hindi, pwedeng mag-commute na lang ako papasok. Saad dito? No, sasabay ka sa akin. Singit ni Adriel sa usapan. Okay na palang problem sis! Sige ha, ingat kayo tomorrow! Mwah! Saad nito sabay patay sa tawag. Ang kulit niya. Saad ni Shin. Nakangiti lang ang binata pero hindi niya ito pinapakita sa dalaga dahil baka asarin na naman siya nito. Maya-maya, dumating na din ang in-order nila at nagsimula na rin kumain. Hindi na nila hinintay ang kanyang mommy at stepfather dahil busy ito sa pakikipag-usap. At sarap talaga dito. At ang ganda pa ng mga design. Pati mga crew nila, ang babait. Saad ni Shin. Siyempre, kami may-ari nito kaya mabait sila. Sagot ni Adriel. Wow, seryoso? Ano namang connect kung dahil sa'yo kaya sila mabait?
Bakit mabait ka ba? Tanong ng dalaga at nagsimulang tumawa. Sige, tumawa ka lang. Huwag ka na magtira ng para bukas. Saad ng binata na naging dahilan ng pagtigil ni Shin sa pagtawa. O, bakit ka tumigil? Tanong ng binata. Reserba para bukas. Sagot ng dalaga. Tinuloy lang nila ang pagkain at nang matapos ito, nakaramdam si Shin ng pagsakit ng ulo. Kaya nagpaalam ito sa kanyang ina na kung pupwede na mauna na siyang umuwi. Mommy, sobrang sakit ng ulo ko. Ang bigat sa pakiramdam. Pwede po bang umuwi na ako? Tanong nito. Sige na, Mom. Please, babawi na lang po ako next time. Dagdag pa nito. Please, Tito, can I? Pagpapakyut pa nito para pumayag. Okay, Iha. Ipapahatid kita kay Adriel just to make sure na safe kang makakauwi. Saad nito? Adriel! Tawag nito sa binata. Yes, Dad? Tanong nito. Ihatid mo si Shin sa bahay. Masama raw ang pakiramdam niya. Kailangan niya magpahinga. Pwede ba, anak? Tanong nito. Okay, sure. Wala na din naman po kaming gagawin dito. Didiretso na din muna ako sa condo. May babalikan pa ako dun eh. Saad ng binata. Sige, mag-iingat kayo. Saad ng kanyang stepfather. And please, Adriel, ingatan mo ang unika iha ng Tita Sharon mo, okay? Paglilinaw dito sa binata. I will, Dad. Palagi ko naman pong ginagawa yun. Sagot nito na kinagulat na naman ng dalaga. Bye, Mom. Sorry again. I love you. Saad nito at hinalikan sa pisngi ang kanyang ina saka ito umalis. Tumango lang ang ina nito kaya nang makasiguro na okay na, lumabas na sila at dinala naman ni Adriel ang bag ni Shin. Sure ka bang kaya mong pumasok bukas? Tanong ni Adriel na makasakay na sila sa kotse nito. I don't know. Sana nga. Marami pa akong i-review bukas eh. Sagot nito. Okay. Uminom ka agad ng gamot pagka uwi mo. Ipapabili na lang kita sa mga maids. Saad nito? Anong meron sa'yo? Kanina pa kita nahahalata eh. Bakit pa ang bait-bait mo sa'kin ha? Siguro may ginawa kang kasalanan sa pamilya natin no? Tanong ng dalaga. Wala no? Sagot nito. Kasalanan talaga kapag nalaman mo ang totoo. Bulong nito. Anong totoo na, Adriel? Tanong ni Shin. Ha? Wala, sabi ko, totoo nga na nagkaroon ako ng kasalanan. So, sorry. Pagpapalusot nito. Sinasabi na eh. Isusumbong kita kay Tito pag uwi nila. Pananakot ng dalaga. Talaga? Dapat ba matakot ako? Gusto mo, samahan pa kita eh. Matapang na Saad ng binata. Eh di ikaw nang matapang. Akala mo nagbibiro ako ah. Saad ng dalaga. Bakit alam mo ba ang isusumbong mo? Tanong nito. Napaisip sandali ang dalaga at nang malaman na wala pala itong alam sa isusumbong niya, nanahimik na lang ito. See? Wala. Kaya manahimik ka na lang. Saad ng binata. Okay, sige, sabi mo eh. Sagot ng dalaga. Natapos ang kanilang pagtatalo at nakarating na sila sa harap ng bahay. Naunang bumaba ang binata at inalalayan ang dalaga na makababa hanggang sa makapasok ito sa loob ng kanilang bahay. Okay na ako dito. Tatawagan ko na lang sila manang. Saad ni Shin. No, binilin ka nila tita sa akin kaya sumusunod lang ako. Ang bigat mo pala. Ang dami mo sigurong nakain kanina no. Kaya din siguro sumama ang pakiramdam mo. Baka masama lang ang tiyan mo at hindi tumatanggap ng ganun kasarap na pagkain. Pagbibiro ng binata. Okay na talaga ako dito. Umalis ka na rin. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo eh. Saad ni Shin habang nanggigigil ito. Aalis na. Sagot ng binata at nagsimula ng lumabas paalis ng kanilang bahay. Ilang linggo ang lumipas ay nagtuloy-tuloy ang hindi pagkikita ng dalawa. Kaya nag-alala ang dalaga kung may nagawa ba siyang mali sa binata. Mom, bakit po hindi na uuwi dito si Adriel? Tanong ng dalaga sa kanyang ina nang bumaba ito galing sa kanyang kwarto. Ang balita ko anak ay may ginagawa silang bagong project sa abroad. Sagot ng kanyang ina. Eh bakit po? Estudyante pa lang po si Adriel, hindi ba? Paano po niya nagagawang maglabas-pasok sa bansa?
Tanong ulit nito. Nasa tamang edad na si Adriel anak, kaya nga pinagkakatiwalaan siya ng Tito Ortiz mo na mag-manage ng kumpanya dahil matalino si Adriel pagdating sa pagninegosyo. Sagot ng kanyang ina. Ah, kaya naman po pala. Saat nito at habang nag-iisip pa rin. Maiwan na muna kita dito anak, may lalakarin kami ni tito mo ngayong araw. Tumawag ka kung may kailangan ka ha? Bili nito sa dalaga at hinalikan nito sa noo bago tuluyang makaalis. Ang weird sa pakiramdam. Parang bago na naman. Ay, sayaan ko na nga. Lalabas na lang ako kasama si Angela. Saad nito sa kanyang sarili at umakyat muli sa kanyang kwarto para magbihis. Lumabas ito at nagpaalam muna sa kanilang katulong bago tuluyang makaalis. Nag-aabang lang ito ng masasakyan nang may isang kotse ang huminto sa kanyang harapan. Daddy! Tawag nito nang makita niya ang kanyang ama na lumabas sa sasakyan. San ka pupunta anak? Mukhang bihis na bihis ka. Halika, pumasok ka na. Baka may makakita pa sa atin. Saat nito habang nakatingin sa paligid. Pumasok naman ang dalaga at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Daddy, bakit po kayo nandito? Tanong ng dalaga. Nakasalubong ko ang mommy mo. Diyan lang sa kanto. Kasama iyong magiging asawa niya. Kaya alam ko na ikaw lang ang nandito. Tama naman ako at sakto lang dahil nandito ka nga. Paliwanag ng daddy nito. Thank you, Dad. Mabuti na lang po at nakakapagkita pa tayo. I miss you so much, Daddy. Saad ng dalaga at niyakap ulit ang kanyang ama. Ihahatid na kita sa pupuntahan mo pero hindi ako magpapakita. Baka may makakilala sa iyo at sa akin. Saan nito? Opo, Dad. Pupunta lang po ako sa mall kasama ang friend ko. Wala po kasing magawa sa bahay. And Dad, malapit na din po pala ang graduation ko. Kahit hindi na po kayo makapunta, baka po mag-abot kayo ng mommy eh. Magalit na naman po sa inyo. Saad ng dalaga. Hindi ako magpapakita anak. Susubukan kong pumunta. Sagot ng kanyang ama. Tumango lang ang dalaga at nakarating na rin sa mall. Bago ito bumaba, inabutan siya ng kanyang ama ng isang calling card at isang ATM na naglalaman ng maraming pera. Para saan po ito, Dad? Tanong ng dalaga. Para sa iyo, anak. Bilhin mo lahat ng gusto mo gamit ang pera na iyan. Huwag mo lang ipapaalam sa mommy mo. Baka bawiin na yan. Saan nito? Tumango ang dalaga at niyakap ang kanyang ama para sa huling pagkakataon dahil ramdam nito na ito na ang huli nilang pagkikita. Dahil balak ng kanyang ina na papuntahin ang dalaga sa abroad para doon magtrabaho sa isa nilang kumpanya. Nang makababa ito, tumingin din siya sa kanyang paligid para makasiguro na walang makakita sa kanya. Nag-wave ito sa sasakyan bago tuluyang makaalis. Pero bumalik rin ito at huminto sa harap ng dalaga. Anak, nakalimutan mo ang phone mo. Saad ng kanyang ama. Daddy, bakit po kayo lumabas? Baka may makakita po sa inyo. Delikado. Saad nito. Ayos lang. Hindi ako importante. Sige na, pumasok ka na sa mall. Ingat ka anak. Saad ng kanyang ama. Pumasok naman ang dalaga at nagmadali ito dahil kanina pa siya hinihintay ng kanyang kaibigan. What a coincidence again, mister. Saad ng isang lalaki sa likuran at dahan-dahan itong lumapit sa lalaki. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? Tanong ng lalaki na ama ni Shin. Sabihin na nating oo. Binabantayan ko lang si Shin, gaya ng sinabi mo. Sagot ito. Wala na akong time para sa'yo. Aalis na ako. Magkita na lang tayo sa susunod. Saan ito at sumakay ulit sa kanyang sasakyan. Pumasok sandali ang binata sa loob ng mall at sinundad ang pinuntahan ng dalaga. Ilang oras na siyang narito at na makasiguro na ayos lang ang dalaga, naisipan na niyang umuwi dahil malapit na rin sumapit ang gabi. Ilang araw ang lumipas at naging busy na rin ang dalaga dahil sa pagtapos ng mga kailangan nito sa kanyang schoolworks dahil humahabol ito bago mag-graduation. Inabot na siya ng gabi dito. Naaalala nito na wala na siyang sasakyan kaya naisip yung tawagan ang kanyang mommy para magpasundo. Hintayin mo siya dyan anak,
papunta na. Saad ng kanyang ina sa kabilang linya at pinatay na rin ito agad. Habang pasakay ang binata sa kanyang kotse, may tumawag sa kanya na unknown number. Hello? Tanong nito. Adrian. Sagot sa cellphone. Sino ka? Bakit kilala mo ako? Tanong ulit ng binata. Magkita tayo. Itetext ko ang address. Sagot ito at pinatay na ang tawag. Naka-receive ito ng text at agad na binasa ito nang makita ang laman ng text. Pinuntahan na agad niya ito dahil sa pamilyar sa kanya ang lugar. Nakarating ito agad, bumaba siya ng kotse habang iniikot ang ulo para hanapin ang taong hinihintay niya. Ang tagal mo! Alam mo bang naghihintay ako ng matagal sa'yo? Saad ng isang boses lalaki sa kanyang likuran. Michael Villanueva, kakakita lang natin kanina. Bakit mo ako pinapunta dito? Namiss mo ba ako? O baka naman, gusto mo ako ulit sunugin? Seryosong tanong nito. Oo, namiss kita. Miss na miss. Bakit nga ba buhay ka pa? At talagang bumalik ka pa sa anak ko? Sagot naman ito. Bumalik ako para ituloy ang matagal ng gusto ni Daddy para sa asawa at anak mo. Ikakasal na sila, nabalitaan mo ba yon? Tanong ng binata. Siyempre nakaabot sa iyo ang balita. Ikaw ba naman isang nakakatakot na tao? Alam ba ng anak mo na ikaw ang nagtangkang pumatay sa akin? Siyempre hindi rin. Hindi magtatagal, sasabihin ko sa kanya lahat kaya maghintay ka. Tignan natin kung sino ang mas matimbang kapag nalaman niya na hindi mo rin siya anak dahil anak siya ni Daddy at Tita Sharon. Nabigla ka, no? Alam ko lahat ng sikreto mo, Michael. Kaya huwag kang magkakamali. Dahil isang maling galaw mo lang, buhay ng anak mo ang magbabago. Seryosong saad ito. Tumawa lang ng malakas ang lalaking kausap nito habang bumubunot ng baril at tinutok sa kanya. Akala mo ba maiisahan mo ako, bata? Tanong nito at nagpakita ng sign gamit ang daliri nito. Lumabas ang ilang mga lalaki na nakamaskara at ilang saglit lang ay lalapit na ito sa kanya para patayin siya. Akala mo din ba pupunta ako dito mag-isa? Seryosong tanong ng binata. Maya-maya may lumabas rin ng mga pulis at napaikutan sila nito. Dad! Tawag ng isang babae sa likuran. Anak? Shin? Bakit nandito ka? Tanong nito. Alam na niya lahat dahil narinig na niya ang mga pinag-uusapan natin. So paano ka na, Michael? Wala nang matitira sa'yo. Sumuko ka na lang. Saad ni Adriel. Hindi ako mamamatay sa kamay mo, bata! Saad nito at biglang pinutok ang baril sa binata. Napaluhod ang binata dahil natamaan ito sa bandang tiyan at labis itong nagdurugo. Lumapit naman ang dalaga sa kanya habang umiiyak ito. Nahuli naman ang lalaking nakabaril dito kasama ang iba pa nitong kasabwat at saka sinakay sa sasakyan. Dumating naman agad ang ambulansya at maingat na sinakay ang binata rito. Kumapit ka! Huwag kang sasuko, Adrian, please! Pakiusap nito. Ipapaliwanag ko sa iyo ng mabuti ang lahat kapag okay na ako. Pangako, Shin. Hintayin mo ako. Nauutal na sabi ni Adriel at saka ito dahan-dahan na napapakit. Mabilis ang takbo ng ambulansya at nakarating ito agad sa ospital. Dinala ang binata sa isang operating room para tanggalin ang bala na nasa loob nito. Ilang oras din ang lumipas at dumating na rin ang mommy ni Shin kasama ang lalaking na sabing tunay na ama ng dalaga. Niyakap siya ng mga ito habang pinapakalma. Mommy! Si Adrian! Buhay si Adrian, Mommy! Basag na ang boses ng dalaga pero naiintindihan pa rin siya ng mga ito. Alam namin, anak. Pasensya na kung tinago namin sa iyo. Alam namin na hindi namatay si Adrian. At kami rin ang tumulong sa kanya nung nasunog ang buong katawan niya. Nangako kami na hindi namin ipapaalam sa iyo kaya hintayin mo na siya ang magpapaliwanag sa iyo ng lahat, anak. Magtiwala ka sa kanya. Paliwanag ng kanyang ina na labis niyang kinaiyak. Mommy, bakit po?
Hindi niyo man lang ako binigyan ng karapatan na malaman ng totoo. Ilang taon ako nagluksa dahil sa akala ko wala na siya. Akala ko pa nag-reincarnate siya bilang si Adriel. Yan pala siya talaga yun. Mommy, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Kung matutuwa ba ako o magagalit dahil sa mga nalaman ko. Saad nito habang humahagulgol pa rin sa pag-iyak. Alam mo din ba na hindi ko talaga tunay na ama si Daddy Michael? Mommy, ano? Kailangan ko po ng paliwanag tungkol dito. May galit ang pagkatanong nito sa kanyang ina. Anak, huwag muna ngayon. Kailangan mo muna magpahinga. Ang dami mo nang nalaman, anak. Hindi ka dapat mabigla kaya sa ibang araw ko na lang ipapaliwanag ang tungkol dyan. Saad ng kanyang ina. Hindi, Mom! Kailangan ko po ng paliwanag ngayon. Wala na po akong pakialam kahit marami na akong nalaman. Gusto kong malaman lahat ngayong gabi lang na ito. Natatandaan ko din, Mom, ngayong buwan na matay si Adrian noon at hindi na siya nakitang buhay. Sabihin niyo nga rin po sa akin kung nagkataon lang din ito? Tanong ulit ng dalaga. Gusto mo talaga malaman? Oo, hindi mo tunay na ama si Michael dahil anak ka ni Ortiz. Galit si Michael kay Ortiz noon dahil nalaman niya na may affair kami kahit ang totoo, hindi ko talaga siya minahal. Dahil kinasal lang kami para isalba ang kumpanya nila at dahil iyon ang gusto ng lola niya bago iyon pumanaw. Nagpakasal kami kahit may boyfriend ako at iyon ay ang Daddy Ortiz mo. Shin, dapat matuwa ka dahil kilalang kilala mo ang totoo mong ama. Hindi ka na dapat magtiwala kay Michael dahil minahal niya lang tayo dahil sa pera. Sakim siya, anak. Naiintindihan mo ba? Mahinahon na tanong nito. Napaluhod ang dalaga dahil sa mga sinabi ng kanyang ina, kaya nilapitan siya nito at niyakap ng mahigpit. Mommy, I'm so sorry. Sorry po kung hindi ako nagtiwala kay Tito Ortiz nung una pa lang. Nilaso ni Daddy ang isip ko. Masyado akong naniwala sa taong hindi ko naman kaano-ano. Bait-baitan lang pala ang lahat ng pinakita niya sa akin, Mommy. Bakit hindi ko po ito nalaman noon pa? Bakit sa kanya pa ako nagtiwala? Sobrang hangal ko! Paninisi nito sa kanyang sarili. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Wala kang kasalanan. Puntahan mo na ang totoo mong daddy. Yakapin mo siya ng mahigpit, anak. Dahil iyon din ang gusto niyang gawin sa iyo. Nahihiya lang siyang gawin. Saad nito? Tumayo ang dalaga at hinanap ang kanyang daddy na si Ortiz. Nakita nito na may kausap siya sa phone, kaya hinayaan na muna niya itong matapos. Mom, matatanggap pa po kaya niya ako? Ang dami ko pong kasalanan sa kanya. Hindi ko na nga po alam kung napatawad na niya ako eh. Saad nito? Anak, anak ka niya. Sigurado akong maiintindihan niya ang lahat kaya sige na. Lapitan mo siya at kausapin. Utos ng mommy nito, kaya nang mapansin niya na binabana nito ang cellphone, lumapit siya agad at niyakap ng mahigpit ang kanyang tunay na ama. Daddy, sorry po! Sorry! Saad ng dalaga habang nakayakap dito. Tumingin naman ang lalaki sa mommy ng dalaga at tinaas lang nito ang kanyang kilay at tumatango bilang sagot na alam na ni Shin ang lahat. Sana po nalaman ko nung mas maaga para kahit papano nakabaway po ako sa inyo. Pasensya na po kung naging masama ang ugali ko noon. Saad nito habang nakayaka pa rin sa kanyang ama? Naiintindihan ko, anak. Hindi mo kasalanan niyon. Sagot nito. Huwag ka nang umiyak, anak. Bukas na ang graduation mo. Kailangan mo na rin magpahinga. Oo nga po pala. Bakit pa nakalimutan ko yun? Saad nito habang pinupunasan ang kanyang mukha na balot ng luha kanina pa. Mabuti pa umuwi ka muna, anak, para makatulog ka na rin. Kami na muna ang bahala kay Adrian. Saad ng kanyang mommy. Paano po kayo, Mom? Kayo po ang aattend sa akin bukas, hindi po ba? Tanong nito. Huwag mo kaming alalahanin, anak. Kayang-kaya namin iyon.
Sige na, ipapahatid na kita para makatulog ka na. Babalitaan ka na lang namin kapag nagising na si Adrian. Saad ng kanyang ina. Mom, please, tawagan niyo po ako agad. Gusto kong marinig ang explanation ni Adrian. Pakiusap ng dalaga. Tumango ang kanyang ina at hinalikan sa noo ang dalaga bago ito tuluyang umalis. Sumilip muna ang dalaga sa bintana ng kwarto ng binata nang saglit, tsaka ito umalis. Nakauwi na ang dalaga at dumiretso ito sa kanyang kwarto kahit na maghapon itong hindi pa nakakain. Kahit na ayaw pa nitong matulog, pilit pa rin niya para sa graduation niya bukas. Umabot ang kinabukasan at naging mabilis lang ang pangyayari dahil tulala lamang ito sa buong ceremony. Anak, ayos ka lang ba? Kanina ka pa dyan. Walang maayos na kuha sa atin dahil ganyan ang mukha mo. May sakit ka ba? Tanong ng kanyang ina. Mom, gising na po ba si Adrian? Kailangan ko po siyang puntahan ngayon. Saan nito? Dahil natapos na rin ang ceremony, napagdesisyonan na nila na mauna nang umuwi at hindi na maki-join sa mga nagpa-picture ng mga classmates nila. Kahit ang kaibigan niyang si Angela ay hindi na rin niya napapansin dahil sa dami ng iniisip nito. Bessie! Halika muna dito! Sigaw sa kanya ni Angela nang makita ito na umaalis na. Hindi niya ito pinansin at naisip na tawagan na lang kapag nakarating na siya sa ospital dahil sa nagmamadali ito, hindi na rin siya nakapagpalit kaya nagpakuha na lang siya sa kanyang ina ng maisusuot. Nakarating ito sa ospital at agad na dumiretso sa kwarto ni Adriel o mas kilalang Adrian. Adi, please! Wake up! I need your explanations right now! Humahagulgol na sabi nito. Please! Dugtong pa nito. Unti-unting gumagalaw ang daliri ng binata at dahan-dahang dinilat ang kaniyang mga mata. Oh my gosh! Gising ka na! Natutuwang sabi ng dalaga. Akmang lalabas na ito para tawagin ang doktor nang pigilan siya ni Adrian. No. Stay here. Saan nito? Tatawagin ko ang doktor para ma-check ka. Sagot ni Shin. No need. As long as you're here, okay na ako. At kailangan ko na rin sabihin sa'yo lahat. Saan nito? Huwag mo nang ipilit. Hindi ka pa okay. Saan ni Shin. Okay na ako. Dahil andito ka na. Saad ng binata. Nagawa mo pang magbiro. Napakarami mong utang na paliwanag sa akin kaya simulan mo na. Utos ng dalaga. Okay, okay. Pero bago iyon, paano mo ba akong abutan ng tubig? Uhaw na ako eh. Ang tagal ko rin nakahiga dito. Saad pa nito? Nakagraduate na ako't lahat pero nakahiga ka pa din dyan. Saad ng dalaga. Sorry. Hindi kita nasamahan sa graduation mo. Iyon pa naman ang promise ko sa'yo noon pa. Sorry, Shin. Dahil tinago ko sa'yo lahat. Kailangan kasi eh. Alam ko, hindi okay sa'yo yon. At alam ko na hindi katanggap-tanggap ang explanation ko na ito. Pero iyon ang totoo. Lahat ang narinig mo sa usapan namin ng tatay-tatayan mo ay totoo. Siya ang dahilan kaya nawala ako sa'yo. Pinasunog niya ang building na pinagstayhan ko. Kahit napakaraming tao ang nandoon, pinasunog niya pa rin para masiguro na mawawala na ako sa landas ninyo. Pero hindi siya nagtagumpay dahil nakaligtas ako. Dahil sa tulong ng tita siya at ng totoo mong ama. Nakiusap ako sa kanila na itago muna sa iyo dahil alam ko hindi ka magpo-focus sa pag-aaral mo kapag nalaman mo ang lahat. Paliwanag nito. Hindi ako makapaniwala na nagawa ni Daddy iyon. Saad ng dalaga. Hindi mo siya Daddy Shin. Masama siya. Siya ang sumira sa pamilya mo. Kaya maniwala ka sa totoo mong magulang. Gusto lang ng mommy mo na mapabuti ka. Kaya tinago nila lahat sa'yo. Sana hindi ka magalit sa kanila. Saad ng binata. Hindi. Kailangan ko na lang na makausap ang daddy na kinalakihan ko. Gusto ko rin marinig ang side niya. Hindi kami nakapag-usap ng maayos last time.
saad ng dalaga. Siguradong nasa kulungan na siya ngayon. Sasamahan na lang kitang pumunta sa kanya kapag pwede na akong lumabas dito. Saad ng binata. Hindi na kailangan. Magpahinga ka na lang, kaya ko naman. Tsaka sigurado rin ako na hindi niya ako sasaktan dahil minahal niya rin naman ako at tinanggap. Saad ng dalaga habang nalulungkot ang boses nito. Kung iyan ang gusto mo, basta mag-iingat ka. Saad ng binata. Natapos ang kanilang pag-uusap at dumating naman ang kanyang mga magulang na may dalang mga gamit. Tingin ko nakapag-usap na kayo. Kamusta ka na, Adrian? Tanong ng mami ni Shin. Okay na po ako, tita. Salamat po. Sagot ng binata. Mabuti at hindi malalim ang tama sa'yo. Marami ring dugo ang nasayang sa'yo, mabuti na lang. At dumating ang pinsan mo na kapareho mo ng dugo, nag-donate siya para sa'yo. Saad ng mommy ni Shin. Mabuti nga po, tita. Saad ni Adrian. Hon, sasagutin ko lang ang tawag. Paalam ni Ortiz sa kanyang asawa. Okay, go. Sagot ito. Lumabas na rin ang dalaga at ang paalam nito ay magbibihis lang. Kaya sumaglit ito sa CR at nagpalit ng damit. Tsaka ito dumiretso sa labas at nag-abang ng taxi. Manang sa police station po. Saad nito sa driver. Hindi na sumagot ang driver at minadali na lang na makarating sa sinabi ng dalaga. Nakarating sila dito at nagbayad na ang dalaga tsaka ito bumaba. Salamat po. Saan nito nang makababa na? Pumasok siya sa loob at pinagtanong ang pangalan ng kanyang tatay-tatayan sa isang pulis na nagbabantay. Binibisita ko po ang daddy ko. Michael Villanueva po ang pangalan. Saan nito? Ah, ikaw ba ang anak niya? Lagi ka niyang pinapakiusap sa amin na gusto kang makita pero mahigpit na binilin sa amin ng mommy mo na huwag kang palapitin sa kanya. Saad ng pulis. Please, kahit ngayon lang po, may kailangan lang po ako sa daddy ko. Saad nito? Walang nagawa ang pulis kaya pinagbigyan na lang niya ito. Pinalabas niya ang lalaki pero nakaposas pa rin ito. Paano mo nagawa sa amin yun, dad? Diretsong tanong ng dalaga kahit hindi pa nakakaupo ang lalaki. Para sa pera. Sagot ng lalaki. Hindi mo magagawa iyon ng dahil sa pera, dad. Ang sabihin mo, takot kang mawalan ng magmamahal sa'yo. Saad ng dalaga. Tama. Kaya nga pilit kitang pinaglalaban sa mami mo noon. Dahil ikaw lang ang nagmamahal sa'kin. Pero lagi nila akong pinipigilan. Isang pagkakamali lang na nakabuntis ako ng empleyado sa kumpanya natin noon dahil plinano lahat ng mommy mo iyon para magkaroon ako ng responsibilidad sa iba. Pero mali pa rin ang ginawa mo. Nagkamali ka nga noon, inulik mo pa rin. Bakit mo pinagpatuloy? Akala ko si mommy ang lahat ng may kasalanan noon kaya siya ang sinisisi ko. Pero mali ako. Dahil ikaw lahat. Nilayo mo ako sa totoo kong ama. Pero bakit hindi ko magawang magalit sa'yo? Hindi ko kayang magalit sa'yo dahil ikaw pa rin ang nagpalaki sa'kin. Kung wala ka at wala ang pagmamahal mo, siguro wala na ako ngayon. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang ipapatay ang boyfriend kong si Adrian. Ano bang kasalanan niya sa'yo? Tanong ng dalaga. Malaki. Marami. Basta hindi na mahalaga yun. Siya lang naman ang nakarinig ng lahat ng pinag-usapan namin noon ng sekretary ko. Kaya naisip ko na mawala na lang siya para hindi makarating sa'yo. Ganun kita kamahal, anak. Sana ganun ka din sa akin. Paliwanag nito. Hindi. Hindi na tama ang pagmamahal na sinasabi mo. Tama na. Tinatapos ko na ang lahat sa atin ngayon, dad. O mas karapat-dapat ng Michael na lang. Hindi ko na kasi masisikmura na tawagin ka sa ganun. Salamat sa lahat ng pagsasakripisyo. Na-appreciate ko lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Saad ng dalaga at saka ito tumayo at naghahanda na para sa pag-alis. Salamat po sa abala, sir. Pwede nyo na po siya ibalik. Promise, ngayon lang po ito. Kayo na pong bahala sa kanya. Huwag niyo po sana siyang pahirapan ng sobra. Pakiusap nito at umalis na. Anak! Shin, bumalik ka rito!
sigaw ng kanyang tatay-tatayan pero hindi siya nagpatinag. Patuloy lang ang pag-iyak nito hanggang sa makasakay siya ng taxi at babalik na sa ospital. Ilang linggo na ang lumipas at nakalabas na rin ang binata sa ospital. Naghahanda na sila ngayon para sa kasal ng kanyang mommy at daddy. Masayang masaya ang lahat dahil ilang taon rin ang nagdaan pero ngayon pa lang sila mabibigyan ng pagkakataon na maikasal. Masaya ako para sa inyo, mom and dad. Nandito lang po ako para suportahan kayo palagi. Saad ng dalaga. Salamat anak. Sa wakas, matutupad na ang lahat ng pinapangarap namin ng daddy mo mula pa noon. Saad ng kanyang ina. Nagyakapan ang dalawa habang pinipigilan ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo dahil sa sayang nararamdaman nilang mag-ina. Hindi ka pwedeng umiyak, mom. Araw mo ngayon, hindi magiging maganda sa paningin ng iba na makikita kang may eye bags dahil sa pag-iyak. Pagbibiro ng dalaga. Natapos ang iyakan ng dalawa at nauna na ang dalaga na pumunta sa simbahan para dito na hintayin ang kanyang ina. Kasama niya ngayon ang boyfriend niyang si Adrian na nakatayo malapit sa altar at hinihintay na lang ang pagpasok ng kanyang ina. Nagsimula ang tugtog at masayang nakatingin ang lahat sa babaeng lumalakad sa isang red carpet pupunta sa altar. Ang ganda ni tita! Alam na alam talaga kung sino ang kamukha mo, Bessie. Saad ni Angela, nakatabi ni Shin. Sa lahat ng biro mo, dyan lang ako natuwa at kapani-paniwala na din. Saad ni Shin. Ayaw mo ata eh. Sige, hindi na. Saad ni Angela. Tumawa lang sila pareho habang ang mommy ni Shin ay palapit na sa altar kaya sinalubong na ito ng kanyang daddy Ortiz. Sabay silang naglakad papunta sa altar at hindi nagtagal, sinimulan na rin ang seremonya sa pagitan ng kanyang mga magulang. Natapos ang kasal at naghanda na ang lahat para pumunta sa wedding venue na gaganapin sa isang beach. Pero bago pa man iyon mangyari, dahan-dahan lumapit si Adrian sa dalaga at lumuhod ito sa kanyang harapan. Kiana Shinferer, will you marry me? Seryosong tanong habang nakalapad ang singsing sa kanyang mga kamay. Huh? Nauutal na saad ni Shin dahil sa pagkagulat. Of course, I will! Sagot ito na nagpatili sa lahat. Masayang sinuot ni Adrian ang singsing sa daliri ng dalaga at saka ito niyakap ng mahigpit. Wow, sana all! Sa harap pa ng altar nag-proposed! Kakatapos lang ikasal ng magulang mo, ikaw na agad ang susunod! Ako kaya kailan? Pagbibiro ni Angela sa kanyang kaibigan. Pasimpleng pag-ubo ng binata na nasa gilid ito na pinsan ni Adrian. Mukhang nahanap mo na ang forever mo, Bessie. Saad ni Shin. Ilang buwan ang nakalipas at hindi na rin pinatagal ng dalawa ang kanilang kasal. Kaya nangyari iyon matapos ang isang linggong kasal ng magulang ni Shin. Nakatira na sila ngayon sa abroad at kasamang nagpapatayo ng bahay para sa kanilang magiging pamilya. Dalawang buwan rin ang lumipas nang magpa-check up si Shin dahil sa iba ang nararamdaman nito araw-araw at tama nga ang kanyang hinala na buntis ito. At masayang masaya si Adrian dahil magkakaroon na sila ng anak na noon pa nila pinapangarap. Masaya akong makabalik sa iyo ng buo at walang kulang, Shin. Saad ni Adrian. At mas lalo pa akong sasaya na magkakaroon na tayo ng little one. Dugtong pa nito. Napakaswerte ko dahil bumalik ka. Hindi mo ako binigo dahil natupad ko lahat ng pangarap na pinagplanuhan natin noon na magkasama. Noong una natakot ako at nawala ng gana na mabuhay dahil buong akala ko mawawala ka na sa akin ng tuluyan. Pero salamat dahil hindi ako nagkamali na hintayin ka pa rin kahit alam kong malabo. Saad ng dalaga. Magkasama natin haharapin ang hinaharap. Kasama ang mga magiging anak natin. Dito na tayo magsisimula. Saad ni Adrian at niyakap ang kanyang asawa na si Shin. Masayang nabuhay na magkasama ang dalawa magmula noon. Pero hindi pa rin maalis sa isip ni Shin
ang kanyang tatay-tatayan na hanggang ngayon ay nakakulong. Pero sigurado naman ito na nasa maayos na kalagayan pa rin ito dahil sa binawasan ng mommy ni Shin ang kaso laban sa kanya. Kaya may karapatan pa rin ito kung may magpapiyansa sa kanya. Pinatawad na rin ito ni Adrian dahil kay Shin. Dito na nagtatapos ang kwento ng isang dalaga na hindi sumuko sa pagmamahal niya sa kanyang una at huling minamahal. Wakas! Maraming salamat po sa lahat ng ating listeners ng Inday series. Dahil dyan, shout out to Delia Granada from Toronto, Canada, Chris Javier, Evelyn Mailer from Germany, and May Amor Saceda from Riyadh! Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto ninyong marinig. Hanggang sa muli!